Ito, yung balita po natin ngayon, is kumbaga related po to doon sa ano eh, sa biyahe po ni Koy. Ay, hindi biyahe ni Koy. Suportahan po natin yung channel ni biyahe ni Koy. Yan. Nakita ko kanina, 95,000 po yung kanyang ano, subscriber. 5,000 na lang po yata eh, makakakuha na siya ng kagaya nito, ng silver play button. So ngayon po, mga kababayan, alam naman po natin na ang Pangulong Marcos ay nasa Estados Unidos po. So ngayon, merong mga kakamping, merong mga taga-kabilang parlor na sinasabi na, oh, yung Pangulo nyo, nilangaw. Habang nagsasalita, eh, nag-walk out yung mga tao. Hindi po totoo yun. Wala daw nakikinig or whatever. Basta lang masabi nila na, kumbaga, ang Pangulo ay, kumbaga, walang nakikinig, walang naniniwala, etc., etc. Sasabihin nila yan, no? Makakita lang ng kakaunti yung tao. Sasabihin nila, oh, nilayasan ng mga tao. Ito po, so may nakita po akong post. Ito yung pinuntahan ni Pangulo. Ayan, di ba? Statement at the 77th session of the UNGA General Debate, 20th September. Ayan, yan. Statement at the 77th session of the United Nations General Debate Speech, 9/2022. So, ang nakita ko dito, mga kababayan, in 5 hours, mayroong views na 59,000 views ang nanood sa ating Pangulo. Ayan po ah, nakita nyo naman po. So sabi ko, eh ano na kaya? Kasi etong mga taga-kabilang parlor, eh mahilig mga magsi-issue eh. Ano naman kaya yung views nung dati? Ito po kay Noy Noy. Same, RTBM, government, speech at United Nations. 11 years na po ang nakalipas. Ayan, 11 years ago, si 640 lang po ang nakinig. So ito literal na linangaw. Ano? Literal na nilangaw. Ang hilig nila na magsasalita yung mga, oh, ito, kagaya na lang po nung sa ano, nung sa ka-chips versus made in Malacanang daw. Oh, ito, lalangawin yung made in Malacanang nyo dahil dito sa katips na to. Pag makita mo doon sa picture, oh, San Tambak ang nakapila doon sa made in Malacanang. Tapos, dito naman sa katips, walang nakapila. Dinrawingan nila ng kulay pink na stick na tao. So parang ganito lang din po yun. Sinasabi nila, ini-issue nila ang Pangulo. Walang may interesado sa inyong Pangulo. Walang nakikinig. Ayan po, online. Oh, 59,000 views. 5 oras pa lang po yan. Malamang sa alamang po. Pagkatapos ko pong na-vlog dito, kahit pa paano, madadagdagan lalo yung 59,000 views na yan. Diba? Samantalang, ito, si Noy Noy, 11 years na ang nakalilipas. 640 views pa din hanggang ngayon. So, kanino po kaya talaga wala nang interes ang tao? So, ngayon, pinagtabi po yan. Ito, pinagpatong na. Diba? Ayun po, nasa taas ang dating Pangulo na si Noy Noy. HTTP, RTBM Government, PH, Speech at the UN. Parehas po ah, parehas na parehas. 11 years ago, 1,700 views. Ang Pangulo natin, ito. Ayan po. Statement at the 77th session of the UNGA General Debate Speech 9/2022, 144,000 views in just 10 hours lang po. Di po ba? Oh, ayaw pumindot. Oh. Alam niyo po mga kababayan, hindi na po dapat nasisilip yung mga ganito eh. Hindi na natin dapat chine-check kasi tayo dito sa Unity, wala tayong pakialam dyan. Di ba? Nakaraan na yan eh. Kumbaga, ang focus natin is ang pag-angat at pag-unlad ng ating bayan.
nandun tayo eh. Hinihintay natin ang Pangulo kung ano yung mga step niya para maging susi sa pag-angat ng bayan natin. Kaso ang hinihintay nitong mga to, yung mga taga-kabilang parlor, ultimo yung maliit na bagay. Kesyo daw walang mga nasa upuan, walang nakikinig sa Pangulo, yun lang yung, hanggang dun lang yung kaya nila napunahin. Ano? Hindi na lang sila makisama, hindi na lang sila, kumbaga, dahil nga tayo yung mga Pilipino lahat, at ang gusto natin, maiangat ang bansa natin, suportahan natin ang Pangulo. Hindi yung pati yung bilang ng views. O tingnan nyo po ang nangyayari. Sinita nila, sinabi nila na walang nanonood sa Pangulo. So tayo, na-curious tayo. Eh ano kaya dun sa kabila yung dati? Nung kinoy-noy, gaano kaya kadami ang nanonood? So nung nakita natin, 630 laban sa 144,000 views, 11 years ago, tapos eto, 10 oras pa lang ang nakalipas, 144,000 na, eh mas mukhang naging katawa-tawa tuloy sila. Di po ba? Talagang i-issuehin nila kahit maliit na bagay, i-issuehin nila upang ma-degrade lang ang ating Pangulo. Di ba? Para lang masabi na, oh wala pala yan si BBM ninyo eh. Nasaan yung 31 million? Oh, bakit walang nakikinig kay BBM? Ganun lang. Masaya na po sila doon. Masaya na sila doon. Samantalang tayo, nag-aantay tayo at sinusuportahan natin yung bawat kilos ni Pangulo. Dahil alam natin at tiwala tayo para sa pag-akyat ng ating bansang Pilipinas, no? Sa pag-unlad ng bansang Pilipinas. Nako, hindi na natuto ang mga taga-kabilang parlor. Kagaya na lang doon sa Made in Malacanang. Tayo, nung unang araw, 21 million ang kinita ng Made in Malacanang. Eh, ayaw nilang magpatalo. Ay, hindi. Kami, 42 million. 42 million. Nung tinag ni Direk Daryl Yap, yung director nila doon sa BIR, ay hindi, joke-joke lang yun. Hindi naman kayo mabiro. Samantalang ang dami ng mga pink lawan na artista na nag-repost nung kanyang post na kumita ng 42 million. Ayun, damay, napahiya din. Ugali nila yung babatikos ng hindi pinag-aaralan kung ano yung ibabatikos nila, mga kababayan.